Magandang araw, home searchers. My name is Eva. I'm your friendly licensed real estate broker. And for today, we will explore this brand new three-story stunning house here in Ayala Alabang Village, Muntinlupa. Attracted talaga ako dito sa area ng house na to kasi ito na yung garden, ang lapit sa swimming pool, tapos ang ganda ng looks ng house dito. Pero syempre doon tayo mag-start sa ating facade. And we are here at the facade of our house. Ang ganda ng location natin ngayon kasi itong property, ang lapit lang dito sa Ayala Alabang Country Club. Kaya kung mahilig kang mag-golf, ang lapit mo lang dito. And ito na nga yung ating facade. Pasok na tayo. Look at our gate, meron siyang mga honeycomb design. At eto na agad yung ating 4-car carport. Kasya dito mga SUV, mga van kasi malaki din naman siya. Merong door. Eto naman yung ating driver's room na may ensuite bathroom. Nandyan yung driver. Ang ganda ng design dito, yung ating wall cladding na wood tiles. Tapos dito sa side na to, meron pa tayong side garden. Ayan, no, meron ba ding gate dyan? So, for security, naglagay pa ng gate. Pero you know that Ayala Alabang is one of the most secured subdivision in the South. Kinaka-upscale din dito sa South area ang Ayala Alabang Village. Look at this. Yung ating wall. Marami tayo ditong vertical plants. Hindi lang siya simple wall, pero ang dami. Garden wall na rin siya. And another gate here. Ito na yung going to the swimming pool. For privacy again, meron din itong gate na mataas. Back here in my favorite spot of the property, yung ating swimming pool. Pero na-notice ko dito sa ating fence, ang tataas na ng mga wall plants. At ito na nga yung swimming pool. Ang cute ng tiles niya. Honeycomb din yung design. Tapos dito sa side ng swimming pool na to, pwede dyan yung mga kids, yung mga small kids, pwede silang mag-swimming dyan. Pero kung medyo adult na, ito yung part ng swimming pool na mas malalim, about 5 feet. Pero dun sa mga side, tsaka doon, nasa mga 3 feet lang. So ito na yung portion ng swimming pool na covered. Siguro dito mga 3 feet lang. So kung gusto mo naman medyo hindi ka mainitan ng sunlight, ito na yung place mo para mag-swim. Tapos ang luwag pa rin dito ng ating lanai, covered lanai. Look at the ceiling. Meron tayong mga tile ad design na wood sa ating ceiling. At itong house na to, meron siyang separate guest room. Dito na tayo mag-start sa guest room. This is our guest room. Pwede mo nang invite yung mga friends mo dito, yung mga ibang relatives. Dito ka pwede maglagay ng bed. Tapos across, meron ka pang media wall. So talagang magiging happy yung mga guests natin kasi dito sila pwedeng manood ng kanilang TV. Tapos, oh, look at the flooring. Ang ganda ng design. Herringbone. This is wood tiles naman. At syempre, meron tong ensuite bathroom. Ito yon. Pero just as across, meron din silang cabinet. Tapos, ito na yung bathroom. Ang ganda nito ng kanilang tiles. And double shower, may rain shower tayo dito, tsaka yung hand shower, cover water closet, tsaka yung sink. Pwede nga rin itong gawing in-law suite kasi talagang separate siya dun sa house. At paglabas mo, eto na kagad yung swimming pool. Meron ka ditong sliding door, meron din security screen. Yan yung magandang klase ng mga screens. The lot area of this property is 574 square meters. At ang floor area about 750 square meters. Kaya ang laki niya because three-story itong house, ang dami ring bedrooms. At dito meron tayong garden. Malaki din itong garden. Fully landscape. Tapos meron ka ng mga matured trees. Ito naman yung area na pwede muna mag-shower. Bago mag-deep dun sa swimming pool, ayan yung ating shower.
Tapos ito, at the back of this, andito na yung mechanism ng swimming pool. Ito, may garden ka pa dito, up to here, oh. Fully fenced itong ating property. Kung nakita nyo, ang taas din ng fence niya, yung color brown na yan. Up to there. Dito, meron pa tayong garden. Ito yung sinasabi ko sa inyong kung nasaan ang ating mechanism ng swimming pool. Up to there. Pero pasukin na natin ang iyong future house para makita mo na yung stunning interiors niya. Let's go! Ang lapit lang ng bahay na to sa Festival Mall, sa Alabang Town Center, at sa Ibia Lifestyle Mall. Kaya kung mahili ka mag-shopping, ang lapit lang nito. And we are here at the porch. Nandito yung ating main door. May mga side light siya. Hardwood to. At bago ko ipakita ang iyong future house, syempre request ko muna na i-click mo na yung ating subscribe button ng ating channel na Homesearch Philippines para updated ka lagi sa mga videos sa magagandang bahay. At pasukin na natin! Welcome to your brand new gorgeous house! And I'm here sa ating foyer. Pagpasok ko, nakita ko kagad itong magandang wall na ito. Made of woods. Pero alam nyo ba na double din siya as storage. Andyan na rin yung ating circuit breaker. Pwede ka pang maglagay dito ng mga shoes. At dalawa. Ito yung isa. Ayan. So floor to ceiling yung height niya. Very useful itong ating foyer area because of this. Also, ang taas ng ceiling dito, meron pa tayong mga ceiling treatment na wooden. Tapos, dito ka maglalagay ng console table sa ating foyer. At ang lapit lang ng ating staircase going to the second floor. Pero later yan. Ganun uli yung ating design dito. Ito na one. Mas malaking cabinet. This is a shoe cabinet. Malaka siya. May design din dito. Pwedeng sabitan. So, ang dami na nating nakitang storage. Pagpasok pa lang natin, meron na kagad akong nakitang tree storage. At ito, walk-in, yung ating shoe cabinet. Hindi rin masyadong halata. Buti na lang merong doorknob. At ito na yung ating combined living and dining area. Ito. Siyempre, yan yung ating magandang kitchen. Pero dito muna tayo sa area ng ating dining. At kung titingala ka, this is a double height ceiling. Very emphatic yung ating ceiling because ang ganda nung chandelier, ang ganda rin ng drop ceiling. And eto, may door na dalawa dito. Unahin natin tong bedroom na to. Because this is your bedroom number one here on the ground floor. Eto na, yung ating room. This is Nara, yung ating flooring. Eto yung parking kanina. So, nasa fasad tayo ng house. Tapos napansin nyo, ang dami nating mga cables dito. So, pwede mo rin siyang i-convert as your media room. Pwede ka malagay dito ng television. Ito yung outlet for the cable. So, dito ka talaga pwede mag-set up ng iyong media wall. Pwede rin siyang gawing bedroom if you want. Ito, may mga windows tayo dito na may mga security screens. Ayun yung swimming pool. Ang dapit lang kasi nito sa ating swimming pool area. At, punta tayo sa isang door. Ito naman yung powder room. Na ang ganda. Look, ito na naman yung honeycomb tiles design. Ito yung element na hindi nawawala. Pagpasok natin kanina, may nakita tayong ganyang design. So, ang cute dito. Tapos, merong slim type yung ating sink. So, itong buong area na to, ang ganda niya. Para mas maluwag, mahaba na lang siya. We have our water closet here. May exhaust. At punta muna tayo dito sa show kitchen. Kita niyo naman kung gano'ng kaganda or ka-elegant yung kitchen. This is fully fitted kitchen. We have a big center island na may nakalagay pang wood dito sa part na to. So parang ganda ng design. Kasi iba siya, hindi siya yung regular size lang na talagang rectangle. Meron pa tayong ganito. So that means pwede tayong maglagay dito ng mga high chairs. Siguro about a 3 high chair. Kasyang-kasya. Parang bar. Bar na rin yung dating niya dito.
or breakfast nook. Tapos dito sa side, dito mo pwedeng ilagay yung rep mo. Kahit malaking rep, talagang kasyang-kasya dito. Super size. And dito tayo sa part naman ng kitchen. Napansin ko, ang dami nating mga honeycomb design, even the tiles. Tapos nakaano siya, may texture siya. Ang ganda, parang naka-embossed yung mga honeycomb. Yung ating countertop, I think this is quartz. At oversized din yung ating sink. Ganda ng movable faucet. Tapos meron tayo ditong window na may security screen overlooking the garden. So ang ganda ng area natin dito. Tapos mga clear glass. Yung ating mga cabinets, mga cupboards. Dito rin ang dami mong storage. Oh. Let's see. These are soft close, yung mga cabinets dito. Tapos we have already 5 burner stove. Tapos meron tayong Elba na range hood. Elba rin yung ating 5 burner stove. Daming pantry. This is pantry. Another pantry. Ayan. Tapos built-in na yung ating mga, this is an oven, the brand new. Elba rin, pati itong ating microwave. Ito naman, dito mo pwedeng ilagay yung mga other kitchen things mo, like yung mga rice cooker. Ito yung ating mga outlet. Tapos meron pang outlet for telephones, mga shelves. Ang ganda ng kitchen. Pero ang nagugustuhan ko dito, yung ceiling ng kitchen, yung wood ceiling treatment na yan. Naka-drop siya. Para ang cozy ng dating. Tapos na-emphasize pa nitong mga pendant lights. So ito yung parang talagang pinaka-bar natin. And this is a fully air-conditioned space, living and dining. At dito sa yung dining area, overlooking yung ating swimming pool. Ang liwanag din because of this floor-to-ceiling glass. So kasya dito kahit mga 8-seater. So ito naman yung iyong living space. At ito naman talagang accessible na sa swimming pool. Para ka nasa resort. Ito na, lapit mo lang sa yung swimming pool. Pero meron tayong mga sliding doors na may mga security screens. Punta tayo sa other part of this house. So, maluwag siya. Expansive yung ating living, dining, kitchen area. Isang malaking space. At dito naman, sa area na to, meron ditong utility kitchen. So, kung gusto mo medyo private naman yung iyong pagkukuk, dito ka nalang pwedeng mag-cook kasi ang laki rin ito. Dito ka pwedeng maglagay ng iyong gas range. May provision for range hood. Mga granite naman yung countertop natin dito. Pero marami ding cupboards. Mga soft close din sila. Dami mong drawers. Oh. So, maluwag siya. Ito na yung sink area natin. Ito naman, double sink. Movable faucet. Tapos meron ding window overlooking our garden. Ito naman yung access natin going out. Papunta sa, dun sa swimming pool area na naman sa garden side. Dami mo rin countertop. And ito, meron tayong room. This is the helper's room. Sizable yung ating helper's room. Ayan, maliwanag na siya. So kahit dalawang helper, kasya sila dito. Meron silang cabinet. Ito yun, ang laki ng cabinet nila. Tapos yung kanilang mga window security screens din. Tapos mga basement type windows. Tapos meron din silang ensuite bathroom. Private itong part na to. Dito sila pwedeng mag-cook. Yung mga helper. Tapos eto naman, syempre meron kang walk-in pantry. Sabi ko nga sa inyo, ang daming storage ng bahay na to. Kanina pagpasok ko, meron ng 3. Ngayon, 4 na. Tapos ang dami mong shelves. Up to there. At hanggang sa ilalim. Kasang-kasya lahat ng mga groceries. Okay yun talaga pag walk-in yung ating pantry. Naka-organize lahat ng mga groceries mo dyan. Punta na tayo sa second floor. Ito namang flooring natin dito is made of Nara, yung ating staircase. Pati itong second floor natin, is our Nara. Tapos ito naman mga tempered glass.
So, kita nyo, ito yung gui papunta sa third floor. Nandito tayo sa second floor ngayon. Ito na yung first bedroom. Here on the second floor. First bedroom pa lang, sizable na. Ang luwag. Meron na rin tayo ditong media wall. Ito, naka-ready na yung mga outlet. Ang ganda rin ng pagkakadesign ng kanilang TV rack. May mga shelves ka dito. You have your fixed window here. Ito naman, casement type. Pwede mo siyang i-open. Tapos may mga security screen. Maluwag siya. Dito tayo pwede maglagay ng king size bed. Pwede rin. And ito naman, yung going to the bathroom. Pero dadaan muna tayo dito sa malaking walk-in closet na ang daming shelves. Pwedeng shoe rack dito. Dito yung mga bags. Mga drawers. Ayan. Ang dami dito yung mga lahat ng mga gowns. Pwede kasha dito. Ito naman yung bathroom. Let's see. This is a bright and elegant bathroom. Meron na tayong nakita kagad malaking walk-in closet. Pero hindi pa itong master bedroom, ha? Kaya hintayin nyo pag nakita nyo yung master bedroom. At meron ditong wall na made of wood, parang kagaya dun sa baba. At dahil may doorknob, that means this is another room. Pero this is a salon room. So meron kang sariling salon sa iyong house. Dahil mahilig magpaganda ang mga girls, ayan. Ito ma-appreciate ng mga mahilig magpunta sa salon. Kasi hindi mo na kailangan magpunta. Meron ka na ditong very own salon. Ayan, dito ka magwa-wash ng hair. Malaki rin siya up to here, oh. Dito naman sa area na to, overlooking yung ating swimming pool. Dito naman yung garden. Ang galing, may nakita ka na bang bahay na may sariling salon sa loob? At nakita nyo naman kung gano'ng kalaki yung mirror. Talagang salon na salon ang dating niya. Meron ka na rin mga chair. So, tatawag ka na lang ng mga haircutter mo. Tapos dito mo na gagawin yung haircut mo o yung mga rebond. Galing. Tapos dito mo pwede ilagay yung mga hair products, beauty products, daming shelves. Comment na, home searcher, kung meron ka na bang nakitang bahay na kagaya nito. Merong very own salon. And let's go here sa ating hallway. Pero let's appreciate this statement chandelier. Dalawa pa sila dyan, ha. Ito pang living room, pang dining room. Ang ganda, bagay na bagay dito sa ating modern house. Tapos kung mapapansin niyo yung ating drop ceiling, made of wood, ang ganda rin. Klase rin yung dating, yung style. At syempre, hindi nawawala yung ganitong design sa ating mga walls, yung mga woods. So, ang dami nating wood elements dito sa ating house. And open to below, kitang-kita natin dito yung swimming pool. Yung pag nandito ka, ayun yung ating dining, ito yung living area. So, ang lapit mo lang din sa mga members of the family pag kailangan mo silang tawagin. At ito yung ating mga linen cabinets dito. Itong buong to are all linen cabinet. Ang ganda dito. So, ito, ganito rin, oh. Mga design. Talagang consistent yung ating mga wood walls. Punta muna tayo sa mga rooms. Ito na yung second bedroom. Here on the second floor. So there are total of 4 bedrooms dito sa ating second floor. Plus syempre yung salon room. Regular size. Bedroom. Tapos mga nara pa rin yung flooring. Ito yung sinasabi ko na may design yung ating mga media wall. Lagi nga dito to, yung ganitong design. Ang ganda nito, mga combination ng wood color brown, tapos mga white, making the house really modern and elegant. And pocket door para space saver. Napansin ko itong room na to, meron na namang walk-in closet. So I think lahat ng mga bedrooms may walk-in closet. And may sariling ensuite bathroom. Pareho lang dun sa kanina. Color gray naman. Modern yung color. We have our sink, yung water closet natin. Tapos yung ating mirror.
Although yung una, mas malaki yung walk-in closet. Pero at least lahat ng rooms may sariling walk-in closet. So, let's find out kung itong third room, dito sa second floor, meron ding walk-in closet. Pero pare-parehong meron ka ng media wall sa iyong bedroom. Siyempre, lahat maluluwag. Sizable bedroom na lahat ay Nara wood flooring. All have pocket doors. At just the same, meron din siyang walk-in closet. Malaki na rin. May mga lalagayan ka rito ng shoes, bags, and the elegant bathroom. Same lang. Same beautiful. So, one bedroom here on the second floor. Yung pupuntahan natin. At yun na nga yung ating master bedroom. Bago ka pumunta sa master bedroom, ang ganda ng view mo dito sa ating open to below. Look, overlooking yung ating living and dining space. At syempre, mag-empathic din tong wall mo na ito. Ito na yung iyong master bedroom. Pero bago ko ipakita yung master bedroom, syempre request ko naman na i-visit mo na yung ating website na www.homesearch.ph para makita mo yung pictures nito at marami ka pang makitang magagandang houses. Now, let's see your master bedroom. Ito na. Meron tayong anteroom. Ito yon. Doubled as your office, work from home. So, dito ka pwedeng maglagay ng yung computer. Meron ka dito mga drawers. Pwede ka maglagay dito ng yung upuan. Tapos, ayan, ang dami mong shelves dito. May mga cabinets ka. So, ito na yung iyong work from home setup. At, ito naman ang iyong buong bedroom, master bedroom. Ang ganda ng design ng ceiling, kakaiba. Meron tayong white and black design. Nasa mga black yung mga lights natin. So, high ceiling tong ating master bedroom. Tapos, dito sa view ko dito, yan, malaking garden. May puno, kaya fresh dito sa ating master bedroom. Kasi shady siya eh. Ito yung shady part ng house. Tapos, meron siya ditong meron kang sariling balcony kung tayo dadaan sa kabila. Ito rin, meron ka rin ditong media wall. Ready na yan, mga yan. So, dito ka mag-setup ng iyong king-size bed. Luwag ng ating master bedroom na may balcony. Kaya tayo dito sa labas, silipin natin yung balcony. Ang cute ng balcony natin, no? Yun yung swimming pool natin. Tapos ito, ang ganda ng view. Parang park. Itong side na to, park. Tapos ito yung garden mo. So, ang ganda. Breezy dito during the night, during the afternoon. Kasi nga, ang daming puno talaga sa Ayala Alabang. Puro malalaking puno, mga mature trees, gaya nito. So, ang gandang area nito pag nandito ka. You have lots of greens. Pasukin naman natin yung ating ensuite. By the way, this is also a fully air-conditioned room. Ayan, naka-ready na. Yung split type, AC. And this is the huge bathroom, walk-in closet, combined. Ito na yung walk-in closet natin here. Yung interior look ng yung closet. Tapos yan, air-conditioned bathroom na rin. So, ang lamig dito pag liligo ka. Meron tayong shower enclosure. Maluwag dito sa bath area. Meron pa tayong upuan. Ang ganda nung marble type design ng mga tiles. Tapos ang laki ng bathroom niche. And ito na yung ating Rohe brand na rain shower. Pero meron pa rin tayo ditong hand shower. And his and hers. This is the his and this is the hers. May mga lights pa yung ating mirrors. Nabubuksan din siya. Para din sa light. Yung ating namang countertop is also quartz. And you still have a lot of mga drawers. Ang ganda ng flooring. Ito yung marble design yung white. Pero ito, wood design. So, herringbone yung pagkakalagay. Ang ganda pala pag ganito yung kinumbine mo yung ganitong brown color sa white color. So, parang ngayon lang ako nakakita ng flooring na different kind yung tiles niya. Maganda. Maganda pala yung ganun. And ito naman, puro cabinets na dito. So,
first cabinet, his cabinet, floor to ceiling height, a design, ganda, and your vanity area. So, itong buong to, salamin siya. Cute nitong lamp. So, dito ka magpapaganda. Pwedeng i-on, off. Lot of drawers. Ito, pag gusto mong kita yung buong katawan, dito ka mag gagamit ng salamin. Pero pag nagpapaganda, ito lang yung area. Tapos dami mo rin mga shelves dito. And ito na yung ating med private water closet. Grohe Brandon. Tapos meron ka ditong window, kaya napaka-aliwalas dito sa ating bathroom. Pero gusto ko to, ha. Nalay ko siya. Okay, tayo sa third floor. Let's go! Home searchers, ano bang masasabi mo dun sa ating master bedroom at sa ating master bathroom? Comment na! Ito na, pakita tayo sa ating third floor. These are tempered glass. Ito naman mga steps natin. These are Nara. Big size roof deck, kaya pwede talaga gawing party place itong third floor natin na roof deck. At kung sakaling may mga kids kayo, child-friendly din siya. Very safe kasi mataas na yung fence, tapos naglagay pa ng mga tempered glass. Tapos bubong lang naman yung nandyan. Dito sa side na to, ang taas din ng ating fence. Tapos roof lang din yung nandyan. So hindi ka matatakot kahit meron kang kasamang mga toddlers dito sa ating roof deck or sa ating third floor during party time. Pwede dito yung mga small gathering. So all throughout yung ating fence, merong tempered glass. Pwede ka rin maglagay dito ng maraming mga potted plants. Punta tayo dun sa last bedroom here in the house. At eto, across ng door ng ating roof deck, eto na yung door sa ating, pwedeng we can consider it as a family area or another big bedroom. Kasi very spacious siya. Ang cute ng mga spotlight. Meron dito, meron din dito. Pwede mo rin siyang gawing gym area. Kasi, syempre, ha, ang luwag-luwag ng space. Pwede mo talagang gawin lahat ng mga gusto mo. Pwede mo siyang i-consider as a hobby room. Hobby room. And meron siyang ensuite bathroom. Ang cute nitong mirror nila. And just the same, elegant, modern look yung ating mga bathroom. So pare-pareho silang magaganda. At itong room na to, meron siyang storage area. Talagang ang daming storage room ng bahay na to. Malaki itong space na to. Medyo madilim lang, pero meron namang lights under the roof tayo. Yan, ang laking space yan. Kasyang-kasya lahat ng mga maleta. So, na-appreciate natin yung mga houses na maraming storage area. At ako, syempre, yung mga may swimming pool, may roof deck. Kaya naman, home searchers, kung nagustuhan nyo itong ating property, request ko na na-i-click mo na yung ating subscribe button here. Ito naman yung ating latest video at mga similar videos. And thank you very much for watching!